Nagsimula na ang tradisyonal na simbang gabi. Dahil dito, libo-libong mananampalataya ang dumayo sa Quiapo Church para makinig ng misa. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Alas dos ng madaling araw, nagsimulang pumila sa Quiapo Church ang mga dadalo sa unang araw ng simbang gabi. Base sa tala ng Manila Police District, nasa mahigit 2,500 ang mananampalataya sa Quiapo Church kaninang umaga. Dahil sa dami ng tao, umabot na sa labas ng simbahan, sa Plaza Miranda at Quezon Boulevard ang mga dumalo sa unang simbang gabi. Si Maxima na mula pa sa Fairview, Quezon City, hindi napigilang umiyak nang ibahagi niya ang kanyang dasal ngayong Pasko. Maging okay kahit walang pera, magsama-sama ngayong Pasko, maligaya na ako. Bakit po kayo naiiyak? Okay lang yan, Mami. Eh, kasi may sakit ang nanay ko. Gusto kong gumaling na siya. Taimtim na nakinig din ng misa mga bata, matanda at maging mga magbabarkada. Si Sheila naman, bit-bit pa ang kanyang fur baby sa pagsisimba. Panata niya na raw ito taon-taon. Lagi po ako nagsisimba dito, every Friday din po, alas 4 ng umaga po. Si Louie Pablo naman maliit pa lang daw nagsisimba na siya sa Quiapo. Pero ngayong may mga anak na siya, sila na ang kasama niya. Pakay ni Louie na makumpleto ang siyam na simbang gabi. Ang hiling niya, isang masaganang 2023. Pero kahit hindi lang po matupad yun, yung pananampalataya po namin, nasa puso po namin, tutuparin po lang po na nasareno po yun. Sa misa ni Father Jun Sescon, pinaalala nito na ang kahalagahan ng simbang gabi ay pagbibigay ng parangal sa Birheng Maria. Ang pagisimbang gabi ay pagtanod natin kasama ng mahal na Birheng Maria. Dahil yung siyam na araw na ating pagsisimba ay sagisag ng siyam na buwan na nasa sinapupunan ng mahal na ina si Jesus. Para masigurong seguridad sa simbahan, nakabantay ang mga pulis sa paligid ng Quiapo Church habang nasa loob naman ang mga Hijos del Nazareno. Naging maayos naman ang pagpasok at paglabas ng mga deboto sa simbahan. Yung security natin very peaceful at saka maayos, maayos na maayos. Wala naman tayong nakitang untoward incident, wala tayong na-encounter. Paalala lang nila sa mga mananampalataya, mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask sa loob at paligid ng simbahan. Matapos ang simbang gabi, nakakatakam ng mga kakanin ang sumalubong sa mga deboto. Mabenta na rito ang puto bombong, suman, biko at ibang kakanin na mabibili sa halagang 50 pesos. Sa gitna ng dagsa ng mga deboto, nagpaalala ang kapulisan sa publiko na maging alerto, lalo na sa mga kawatan. Nagbabalita mula sa frontline, G. Robles, News 5.